Ezra Kapitulo 2, ang listahan ng mga bumalik na bihag. Ito ang listahan ng mga dinalang bihag sa lalawigan ng Babylonia na bumalik sa Jerusalem at sa kani-kanilang bayan sa Juda. Nanirahan ang kanilang mga pamilya sa Babylonia simula pa nang ang mga ito ay dalhing bihag doon ni Haring Nebuchadnezzar. Ang kanilang pagbabalik, pinangunahan sila nina Zerubbabel, Joshua, Nehemias, Serias, Relias, Mordecai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum at Baana. Ito ang bilang ng mga angka ng Israel na bumalik mula sa pagkabihag. Ito ang listahan ng mga angka ng Israelitang nakauwi. Paros 2,172, Sephatiah 372, Ara 775, Pahat Moab sa mga anak nitong sina Jeshua at Joab 2,812, Elam 1,254, Zatu 945, Zakai 760, Bani 642, Bebai 623, Asgad 1,222, Adonikam 666, Bigvai 2,056, Adin 454, Ater tinatawag ding Ezekias 98, Bezai 323, Jorah 112, Hasum 223, Gilbar 95. Ito naman ang listahan ng mga angkang nakabalik na nakatira sa mga sumusunod na bayan. Bethlehem 123, Netofa 56, Anatot 128, Azmavet 42, Jeyarim, Kafira at Beerot 743, Rama at Giba 621, Mikmas 122, Bethel at Hai 223, Nebo 52, Magbis 156, Elam 1254, Harim 320, Lod, Hadid at Ono 725, Jericho 345, Senaa 3630. Ito naman ang listahan ng mga angkan ng pari. Jedaias mula kay Jeshua 973, Immer 1052, Pashur 1247, Harim 1017. Ito naman ang listahan ng mga angka ng Levita, Jeshua at Kadmiel mula kay Hodavias 74, mga awit mula kay Asaph at 128 mga bantay pinto mula kina Salum, Ater, Talmon, Akub, Hatita at Sobai. 139 ang mga manggagawa naman ng templo na nakabalik mula sa pagkabihag ay ang mga angka nina Ziha, Hasufa, Tabaot, Keros, Shiaha, Padon, Lebana, Hagaba, Akub, Hagab, Samlai, Hanan, Gidel, Gahar, Reyes, Rezin, Nekoda, Gazam, Uza, Paseya, Besai, Asna, Menuim, Nefisim, Bakuk, Hakufa, Harhur, Bazlut, Mehida, Harsa, Barko, Sisera, Tema, Nizayas at Hatifa. Bumalik din mula sa pagkabihag ang mga sumusunod na angka ng mga lingkod ni Solomon, Sotai, Hasoferet, Peruda, Jaala, Darkon, Jidel, Sephatiah, Hatil, Pokeret, Hazebaim at Ami. Ang kabuuang bilang ng mga nagmula sa angka ng mga manggagawa sa templo at ng mga lingkod ni Solomon ay bumalik mula sa pagkabihag ay 392. May 652 na buhat sa mga angkan ni Delias, Tobias at Nekoda ang bumalik mula sa mga bayan ng Telmela, Telharsa,
Kerub, Adan at Immer kahit hindi nila napatunayan na sila mga Israelita. Hindi rin mapatunayan ng mga sumusunod na angka ng mga pari ang kanilang pinagmulang lahi, Habayas, Hakos at Barzilai. Ang kauna-unahang ninuno ng angkang ito ay nakapag-asawa sa anak na babae ni Barzilai at Kediadita. Kaya't ang pangalan ng kanilang angkan ay mula sa pangalan ng kanyang biyanan. Hindi sila ibinilang ng mga pari sapagkat hindi nila napatunayan kung sino ang kanilang mga ninuno. Sinabihan sila ng tagapamahalang Hudyo na hindi sila maaaring kumain ng mga pagkaing handog sa Diyos hanggang wala pang pari na maaaring sumangguni sa Urim at Tumim. Ang kabuang bilang ng mga bumalik mula sa pagkapihag ay 42,360. Ang kanilang mga utosang lalaki at babae ay 7,337. Ang mga manunugtog na lalaki at babae ay 200. Ang mga kabayo ay 736. Ang mga mula ay 245. Ang mga kamelyo ay 435. Ang mga asno ay 6,720. Nang tumating na sa templo ni Yahweh sa Jerusalem ang mga bumalik mula sa pagkabihag, ilan sa mga pinuno ng mga angkan ang nagbigay ng kusang loob na handog upang gamitin sa muling pagtatayo ng templo sa dating kinatatayuan nito. Ibinigay nila ang buo nilang makakaya para sa gawaing ito. Ang mga kabuuang naipon ay 500 kilong ginto, 2,800 kilong pilak at 100 kasuota ng mga pari. Ang mga pari, ang mga levita at ang ilang mga tao ay nanirahan sa loob mismo ng lungsod ng Jerusalem at sa palibot nito. Ang mga manunugtog, ang mga bantay sa templo at ang mga manggagawa sa templo ay naninirahan naman sa mga karatig bayan. Ang ibang mga Israelita ay nanirahan sa mga bayang pinagmulan ng kani-kanilang mga ninuno.